This portion is brought to you by Philrice. Kanina ay nalaman na nating i-cultivate ang binhing gagamitin sa pagtanim ng kabuti. Ano-ano naman ngayon ang dapat tandaan sa paggawa ng substrate na magsisilbing seedbed ng ating mushrooms? Una ay ibababad natin yung dayami natin. Ginagawa natin tong pagbababad overnight or magdamag. Kinabukasan, maaari na nating hanguin yung ating dayami para ma-compost. So sa ating composting, ipile lang natin yung ating nababad na dayami. Kapag ka na-pile na natin ito, kukulubin natin ito sa loob ng 3 araw. The natural environment kasi, ang mushroom ay mga saprophytes or sila yung kumakain ng nabubulok na material. After nating ma-compost yung ating dayami pagkalipas ng 3 araw, dadalhin na natin siya dun sa ating chopping area. So after composting, i-chop na natin yung ating dayami. So ang sukat ay at least 2 to 3 inches. So ginagawa natin yung chopping para mas mapadali yung ating formulation ng ating substrate. So kapag ka na-chop na natin yung ating substrate, maaari na natin siyang haluan ng sawdust or yung kusot. So, ang ratio natin ay 7 parts ng dayami at 3 parts ng sawdust. So, paghahaluin lang natin itong mabuti bago natin siya i-bag. So, gusto nating ma-imitate yung kanyang natural environment, kaya nagdadagdag tayo ng kusot na galing sa punong kahoy. So, gamit yung ating molde, ilagay natin ito dun sa ating plastic bag. At kumuha tayo ng ating formulated substrate at ilagay natin doon sa ating plastic bag. Kailangan lang masigurado natin na siksik yung ating substrate. So, 3/4 lang nung plastic bag ang ilalagay nating dayami. Dahil lalagyan pa natin ito ng PVC neck at laste. At lalagyan din natin ito ng binhi ng ating kabuti. Pag na-secure na natin ng rubber band, ilagay na natin yung ating cotton waste. So, ang gagawin lang natin ay ilalagay natin yung ating substrate na naibag doon sa ating mga tray. Pagka nailagay na natin siya sa tray, pwede na natin siyang ilagay doon sa ating mga drum. Pagka nailagay na natin siya doon sa ating drum, ay pwede na nating sindihan yung ating apoy. Kailangan lang pugon type siya para matrap natin yung heat at mas ma-maximize natin yung ating ipa na gagamitin. May chimney yung ating pasteurizer para yung usok ay makontrol natin yung usok. So, dun lang siya sa taas, magbubuga ng usok. So, lagyan natin ng tubig yung ating pasteurizer at pasisingawan natin yung ating substrate. Kapag kumukulo na yung tubig dun sa ating pasteurizer, magsimula na tayong bumilang ng 6 na oras.
So, 6 na oras nating pasisingawan yung ating substrate doon sa loob ng drum. So, ang average temperature sa loob ng ating drum ay nasa 60 to 80 degrees Celsius. So, matapos ang 6 na oras ng pasteurization, papalamigin na natin yung ating substrate. So, hayaan lang natin siya doon sa loob ng drum hanggang sa lumamig ito. This portion was brought to you by Philrice.